sa ngayon magluluto ako ng pancit guisado. Siyempre nag-prepare na ako ng ating mga panahog, baboy, repolyo, perot. At siyempre may atay. Simple lang ito. Pinisa ko muna yung ating baboy, sibuyas, sa bawang. Saka nung masangkot siya na siya, ayan, nilagay ko yung aking perots. Pagkatapos, naluto na yung carrots. So, nilagay natin ang gulay, tinakpan ng kaunti para maluto yung gulay. At pagkatapos, haluin na natin pagka medyo luto na. Ayan, luto na siya. Pwede natin hanguin at tanggalin natin yung kanyang sabaw. Siya ang gagamitin natin panabaw doon sa ating noodles. Ayan, magigisa tayo ng bawang. Ito, isa. Gisa muna natin yung bawang, pagkatapos lagyan natin ng tubig ayon sa ating pangangailangan kung gaano karami yung ating noodles. Ngayon, ito na yung sabaw nang galing dun sa gulay. Siyempre, timplahan na natin siya. Pagkakulo ng sabaw, lalagay na natin yung ating noodles. Ayan, pagkatapos, haluin na ng haluin yung ating noodles hanggang sa matuyo siya. Pag natuyo na siya, hanguin na natin at tagyan natin ng mantika para hindi siya magdikit. Ngayon, ayan, nakahanda na yung ating mga panahog, yung gulay at karne. Siyempre, luto na yung ating noodles. Pagsasamahin na lang natin siya para handa na siya ng serve. Ayan, ito, pagsasamahin na natin siya. Ayan, sa tingin pa lang, masarap na. Simpleng panahog lang dun sa mga magtitipid, pero napakasarap na. Simpleng-simple lang, ayan. Haluin na natin. At yan, pwede na siyang iserve. Ito na. Pwede nang umpisahan ng kain. Kain na tayo. Mukhang masarap. Sige nga, tikman natin. Sarap, di ba? Thank you.